Jello, and itong vlog na to, pag-uusapan natin yung mga supplements. Nabanggit ko kasi sa previous vlog ko na pag-uusapan natin about fitness. And sa ngayon, ito muna yung pag-uusapan natin. Kasi marami kasing mga taong nag-aas sa akin dati na paano ko nasimulan, ano yung mga kinakain ko, ano yung mga supplements na tinitake ko, you know, paano mag-start. Alam ko kasi maraming mga taong gustong mag-change. Like, may mga kilala ko na gustong mag-gym pero nahihiya sila. Hindi nila alam kung anong gagawin sa gym, ano yung mga kakainin nila, paano sila mag-start. So, this vlog, i-share ko yung experience ko and i-share ko din yung mga tinitake ko para at least meron kayong idea pag nag-start kayo mag-gym, diba? So, nag-start akong mag-gym nung around 2017-2018. Like, ang laki ko talaga noon. Almost magto 200 pounds na ako. And, ang sarap kasing kumain, you know? Like, nabibili mo kasi yung mga gusto mo eh. So, parang kailangan kain, especially pizza, Nutella, yung mga ganun. And one day, na-realize ko na ang taba ko na pala, diba? So, sinabi ko sa sarili ko na mag-gym ako. So, nag-try ako ng maraming gym. Kung ano nang gym ang pinuntahan ko noon, and hindi talaga ako nagtatagal. Like, I stopped for a month. The next month, pupunta na naman ako. Ang hirap magsimula. Pero sa simula lang talaga yon. Sa simula lang. Pag tumatagal, parang yung katawan mo na yung nagpupush sa'yo. Parang gusto mo nang araw-arawin. You know, parang... Ito yung Ice Gold. Tinitake ko na siya for almost 2 years na ata. And nag-help siya na i-maintain yung muscle mass ko. And of course, nag-help din siya na para palakihin yung mga muscles mo. Especially kung nag-weight training ka talaga, nagbubuhat ka talaga ng mga mabibigat. And so far, I never, di pa ako nadi-disappoint dito. 2 years ko na siyang tinitake. And kung gusto niyo i-try, i-try niyo, pero ang daming protein powder sa market. Magas lang kayo sa Popeyes, GNC, or kahit sa Walmart. Ang daming mga choices, pero ang advice ko lang, mag-ask kayo sa mga supplement store talaga kasi sila yung nakakaalam ng mga kailangan niyo. And based on my experience, I think ito na yung pang 8 or 9 na na-try ko and so far, ito yung pinakagusto ko talaga. And kung gusto niyo namang magpalaki, kung payat kayo, tapos gusto niyo magpalaki, meron tinatawag na protein mass or mass protein. And I think tinitake niyo yun twice a day and para mag, you know, para palakihin kayo. And, you know, it helps na parang patabayin kayo, parang ganun. So, gusto niyo i-check to, recommend ko talaga to. And ano yung pre-workout? Pre-workout is energy drink siya na nag-help sa'yo para i-boost up yung energy mo sa gym, para makapag-focus ka, parang yung endurance mo is parang go-go-go lang ba, kumbaga. Para siyang mga Red Bull, Monster, pero ito is much better kasi marami siyang mga ingredients na wala sa mga regular na energy drink. And marami siyang mga magagandang ingredients na nag-help din sa katawan mo. So, ito yung pre-workout. Walang-wala talaga akong alam dito dati. Almost a year na mahigit ata. 1 year mahigit ata na hindi ako nagaganito. Pinupush ko lang talaga yung sarili ko noon. And nalaman ko sa videos, sa research na yung pre-workout is parang parang pinupush ka sa gym, nagfo-focus ka talaga sa gym. And trinay ko, nakakatakot noon kasi hindi ko alam kung ano to, diba? So, hindi ko alam kung paano gamitin. Pagkakamali ko noon, ininom ko siya habang nag-workout. Pero ang tamang way pala is, inumin mo siya before you go to the gym. Like 15 or 30 minutes. Depende sa pre-workout na bibilin mo. Recommend ko talaga is mag-start kayo sa small dose na pre-workout. Maraming pre-workout dyan.
magtingin lang kayo, and recommend ko muna sa mga beginners mag C4. Yung C4, para siyang hindi siya kalakasan nito, pero unti-untiin mong ano, unti-untiin mong i-build yung parang amount ng dose na na-detect mo. Kasi kung mag-jump ka right away nito, okay lang naman, pero ayaw mong biglan yung sarili mo, di ba? Baka biglang mag-pump yung puso mo ng mabilis. Which is nangyari na yun sa kilala ko, pinush ko siya, and dapat talaga mag-start ka muna slowly, pataas ng pataas. Ito yung tinitake ko, prophecy. So far, ito yung pinaka-paborito ko sa lahat. Yung lalo yung lemon. Ang dami kasi mga pre-workout na ang sasama ng lasa. Ayun, lemon, ang sarap niya. Para siyang juice lang na, and then yung lakas niya pag nasa gym ka, nagfo-focus talaga ako sa gym. Parang binuboost niya talaga yung energy ko, and yeah. Itry niyo lang. Hindi ko siya sinasabi na mali sa katawan niyo, pero itry niyo siya. Gamitin niyo lang ng tama, and yeah. Vitamins. And ito yung vitamin D3. And nag-help siya sa palakasin yung muscles mo, yung mga bone mo, especially sa mga nabubuhat ng mga mabibigat sa gym. And ang dami ring benefits, like sa skin, pinapaano niya yung skin mo, pinapaganda niya, sa heart, and especially depression. Nag-help talaga siya, and binili ko to sa Popeyes, 500 capsules, mga nasa 30 bucks lang ata to. And 2 months ko na siyang tinitake, and ang dami pa. Ito yung pinaka maraming tanong sa fitness, ang creatine. Ano ba yung creatine? Yung creatine na to is hinihelp ka sa ano mo, sa lakas mo. Parang binibigyan ka pa ng lakas para magbuhat ng mabibigat, and nag-help din siya para mag-recover yung mga muscles mo ng mabilis. Kasi diba, kapag nag-workout tayo ng almost every day, and kailangan ng time na mag-recover yung mga muscles, yung creatine nag-help siya para pabilisin yung recovery ng muscles mo. And ito talaga yung pinakamadaming tanong sa YouTube, kahit isearch nyo sa Google, sa YouTube, and safe siya. And wala, hindi ako against dito. Yung creatine kasi na nakukuha din natin yan sa mga pagkain natin, pero kulang siya, lalo pag nag-workout ka, diba? So ito, fini-fill up niya yun, nag-help siya. So itry nyo. And I hope talaga na, sana talaga na nalaman ko to noon pa, kasi pinapabilis talaga yung progress mo. And yeah, try nyo. Ito yung ano, yung alkaline, capsule siya. Mas gusto ko yung capsule kasi mas recommend ko din yung capsule. Depende rin sa inyo. Yung capsule kasi walang hassle, hindi mo na siya tinitimpla. And parang, kasi dati meron akong powder. Palagi ko siyang hinahalo sa pre-workout ko. Hinahalo ko sa protein powder ko, and nakakasira siya ng taste. And kailangan mo magtimpla araw-araw before and after workout. So parang ang hassle ba? So meron silang capsule. So far, ito yung pinaka gusto ko. Medyo may kamahalan to, pero good for 2 months. I think binili ko to mga $60. And good for 2 months na yun. So it's a good investment pa rin. Ito yung mga supplements ko. Basic supplements lang yan. Hindi yung mga grabe-grabe na tinitake ko para magpalaki ng katawan. Sa totoo lang, ayoko naman yung super laki. Ayoko naman yung super shredded. Gusto ko lang yung tama lang. Sakto lang. So, basic lang to. And ang recommend ko din, wag na wag kayong magdedepende dito. Wag nyong gawing pagkain lang to araw-araw. Wag kayong magdedepende sa lahat, kumbaga.
Kasi basta kumain lang kayo ng maayos, you know, wag kayong kumain ng too much, not too little, parang sakto lang. And eto naman, parang mag-help din siya na parang i-boost up yung mga kailangan mo na nutrients sa katawan mo. And yeah, kung gusto niyo i-try, recommend ko to, lalo pag nag-start pa lang kayo. And manood lang kayo ng videos, mag-research kayo. Ang daming mga article sa Google na mag-help. Kasi doon din ako nagsimula. Tsaka super, ano talaga eh, super, ang hirap talaga mag-start, lalo pag wala kang kaalam-alam, diba? So, you know, mag-invite kayo ng mga kaibigan nyo, or do some research, you know, bago kayo mag-gym. Sa totoo lang, huwag kayong matakot na pumunta sa gym. Kasi, sasabihin ko sa inyo, lahat ng mga nag-gym, walang pakialam sa inyo. Yung mga nandun, ang pakialam lang nila, sarili nila. Basta meron lang kayong earphones, you know, nag-pre-workout kayo, focus on yourself. You know, yun lang yung advice ko. Huwag kayong mahiya na nandun kayo, na hindi nyo lang ginagawa nyo. You know, kapag nag-workout, parang ako noon, nagsimula ako, habang nag-workout ako, nanonood ako ng videos kung paano yung tamang pagbuhat, yung mga ganun. Basta kung gusto nyo talaga, go for it. You know, kung meron kayong tanong, ang daming sa Google, sa YouTube, ang daming mga ano yan, mga advice. And yeah, okay, mahiya. Mag-start na kayo ngayon. You know, yung mga word na pabukas mo na, pa next week mo na. Until wala na yan. So, bukas nyo na, gawin nyo na. Mag-start na kayo. Invest nyo lang yung time nyo. Ilang minutes lang. Twice a week, 3 times a week. Go for it. So, ayun lang muna ang i-share ko ngayon. Kung interesado kayo sa mga supplements na share ko sa inyo, safe naman siya as long as i-take nyo lang ng tama. So, gagawa pa ako ng maraming videos about fitness, mga guide, no, para magsimula siguro, mga ganun, para parang advice na rin para sa inyo, kung paano magsimula sa gym. And sana mag-subscribe kayo sa channel na ito, and yeah, I'll make more videos about fitness. I-share ko yung mga knowledge ko, about pagbubuhat, yung mga experience ko, para yun yung mag-help din sa inyo para mag-boost up. So, kung gusto niyo mag-gym, huwag niyo nang ipa-next week yan, ipa-next month. Gawin niyo na bukas. Kasi, yung mga ganyan-ganyan niyo, hindi niyo na ma-achieve yung mga goals niyo. Thank you.